Hello guys, welcome to my channel. Masama pa rin ang pakiramdam ko guys. Pero ano pa rin ako, umiinom pa rin ako ng kamot guys. Tagal mawala yung lagnat ko. Pati sakit ng mga buto ko, ang tagal ni Jasmine. Ang hirap, hirap magkasakit guys. Lagi na pag nasa abroad ka. O baka excited din siguro, malapit na uuwi. Kaya ganon. Let's eat guys, breakfast. Kahit anong kainin mo guys, ganoon pa rin ang lasa, masama. Ngayon ko lang naranasan ganito, masakit. Pati buto-buto. Feeling ko sa ano to eh, sinigil ako sa, yung sa pag-re-reflex ko, di ba nagmamassage ako sa amo ko lagi. Feeling ko dahil doon sa reflex ko, hindi sa ano, hindi sa pagod. Kasi kung pagod, nagmamassage kasi ako sa kanila eh. Tapos walang bayad. Kaya yun, siningil na siguro yung katawan ko sa... Kasi masakit yung mga muscle ko guys. Eh, yung mga buto-buto ko. Let's eat breakfast guys. Tansit-tansong with egg. Boiling egg. So, hindi pa rin okay yung aking panlasa guys. Masama pa rin siya. Tuloy-tuloy parang inom ko ng paracetamol. Pero nalilito na ako guys. Itong araw niya ito ngayon, I think. Para medyo lumakas, para makapaglakad-lakad. Pero gusto ko pa rin nakahiga. Tapos ng trabaho, nalilata na ako. Ang nakahilata naman ako, doon naman ano, lumalabas yung yun, inuhutoy ako sa ubong. Yung ubo naman ang tumitira ako pag nakahilata ako. Pag nakaupo ako, hindi ako inuubong. Pag nakahilata ako, nakahiga. Ewan ko ba, doon lumalabas yung ubo ko? Inuhutoy ako. Saka sa gabi, hinuhutoy ako. Hindi ako masyado nakakatulog sa gabi. Hindi ko alam kung excited na uuwi ako. Dito sa abroad, pag nagkasakit ka, meron kang gusto kain, hindi mo makain. Pag sa Pilipinas, madali lang. Ako tumutulong sa'yo dito pag nagkasakit sa kawawa ka. Mahirap magkasakit. Kahit may mga kasama ka, useless din. Wala siyang pakialam. Alam mo, useless yung marami tayong kasama. Wala namang pakialam sa'yo. Buti pa nga yung dalawa lang kayo eh. Or ikaw lang mag-isa. At ikaw mag-isa, alaga ka ng amo. Yung dati, nagkasakit ako, alaga ako ng amo. Dito yung amo ko, walang pakialam, animal. Pero pag siya ang nagkasakit, nagpapahilo. I think nahawa din ako sa kanya eh. Kasi nung nag-ubo-ubo siya, masama ang pakiramdam niya. Nagpahilo siya sa akin buong katawan. Nahawa to sa kanya, tas kay Ate Robe. Dumbling hawa ako kasi una hinilot ko yung nanay ko, masama ang pakiramdam ko doon. Tapos si Ate Robin din lalong sumama.
iba naman ang sakit ng Ate Robby. Talagang may hika siya. Yung dibdib niya, sumasakit lagi. Noon pa yan, tsaka yung ano na sikmula niya. Kasi mahilig siya uminom ng ano eh. Barbican. Mga sobrang-sobrang mahilig siya uminom. Marami talaga siyang acidic. Mahilig siya sa mga ganun. Ako rin, ako mahilig uminom ng mga soft drinks, kung ano-ano eh. Nakainom lang naman ako ng Barbican nung feeling ko may ano ako sa bato, tapos wala pala. Oh, kasi dapat alam kung may gamit ako, gamot ko na. Ito kung ano-anong gamot ang iniinom ko, herbal ba, ganun ba, ganun ako. Takot ako magkasakit kasi mahirap magkasakit eh. Walang tutulong sa'yo. Gusto ko mag, ano, gusto kong pumayat. Laki kayo ng pinayat ko. Noon niya ako nagsimulang kumakain ng mga ganito. Pangalawang araw pa. Sama ang pasalam, sama ang paglasa. Kaya medyo itay-itay na akong sumasahin sa mga comment. Ito nga alam kung mag-day off ako. Diba ang ayaw ko? Pagod na siguro talaga ako. Tamad na tamad na talaga ako. Wala na akong energy na ubos na. Naubos na sa quiet ang energy ko. 6 years ba naman? Just me. Serious na paghihirap, pero walang kapalit. Stress ang ginansya, stress. Sa amo. Sa kasama-kasamahan. Walang magandang memory. Bad memory lahat. Diba? Bye bye guys. Tapos na ako guys. Limpit ko na yan. Iba ang lasa. Maalas ko ba? Bye bye. Kunin ko lang muna itong makeup lang akong konting coffee. Ang ingay ng pusa sa labas. Ayun naman guys, nagdagsaan ang mga pusa naman. Pagting lamig. Ikikip ko yung soda kung pangkit ka. Ito para mamaya ay ganyan na. Ang alat na lang. Keep ko siya guys para mamaya pag nag-lunch ako. Pwede ko siyang pantay. Maalat talaga ang pancit canton. Feeling ko dito sobrang alat ang pancit canton. Kasi mga noodles dito guys, sobrang alat. Totoo lang. Hindi na sila ko dito guys. Pero pwede, magura lang dito ng noodles dito. Sinag-prepare sila ng noodles eh. Dalawang malaking pack, 10 pieces pa lang, 20 pieces, ano eh. 1 kilo 500 pieces, parang gano'n. Magsisale din sila. Mahilig sila mag-sale dito sa Pilipinas. Dito every Wednesday at saka Sunday. Linggo, dalawang beses sila guys, nagsisale. Kaya namimili kami pag-sale. Kasi sale, mahal. Mga amo, sale lang ang binibili.
sandi yata yung sandi. Mga prutas lahat. Pero mayroon sa nalang bilitan ng lugar, sa mga lugar, yung amo ko yung talaga. Pero isa doon yung mag-proceed sa isang truck na nagkalagnat ako, guys. Ililigo ko lang. Pero ngayon, hindi eh. Kasi, buto na ang sumasakit sa akin, mga pag-iligas. Pag nilalagnat ako, ligo, tapos. Nililigo ko siya. Hindi ko siya, ano, hindi ko siya pinapatagal sa katawan ko. Pero ngayon, pag ngayon naramdaman ko kahit ayoko maligo, takot ako maligo kasi naninigas yung mga ganito ko, guys, minsan. Kasi, ano kasi ako, guys, pag nag-reflex, ano talaga, malakas, dinidiin ko talaga na matuwa yung mga ano ko, customer ko. Hard massage talaga. Mayroon din akong hard, may mild. Mas gusto ko yung hard kasi dinidiin ko talaga lahat ng pwersa kong nilalabas ko. Kaya nga bagay sa akin, lalaki ang mag-inamassage ko, ayoko ng babae. Kaya pag may nagpapamassage ako, alam ko pag hindi marunong, pag marunong, may pinag-aralan, wala. Kasi ang kami noon, one-on-one talaga training noon, nung sa TESDA kami. Sa City Hall pa, ang opisina namin sa taas. Sa eskwelahan. Sa Borgo, sa may katabi ng Pasay Gin, nagtitraining din kami doon. Sa tapos nung nagtraining kami, pinakahuli yun sa Camp Krami. Sa mga polis doon sa may main ang applyan ng polis. Yung presidente namin, yung asawa, kaibigan pa o kapatid nung pinakamatas doon sa polis ng ano, pag nag-apply kami. Kaya doon kami nag-training noon, 2 linggo, ang tagal namin. Mas marami din kami naging pera kasi yung bonus, pinaghati-hatian namin. Tapos tuwing magmamassage kami, naglilibre yung mga pulis ng Jollibee. Malapit lang din sa kanila ang Jollibee, labasan lang, tapos yun. Kaya maganda yung training namin sa pulis. Kaya nahasa talaga ang training ko, na hard talaga. Kahit ilan pang masahiin ko, hindi ako nagre-reklamo. Pero pag libre, mahirap. Pero pag may bayad, siyempre kahit mailan pa yan sila, kaya kong masahin. Eh dito sa amin, palagi nagpamamasad. So wala may nang pasalamat. Oh, tapos na. Layas. Eh, nagulong ka. Kaya mahirap. Mahirap mag, ano, mahirap sa abroad pag alam nila marunong kang magmasad. Buti pa, huwag mo na lang sabihin pag nagtan. Kaya bye-bye, guys. Tapos na ang aking breakfast.